Kung nilalait niyo ako, babalik ako sa pamamalimos. Doon na lang. Kahit bumalik ako sa pamamalimos ko, proud ako, naghihirap ako. Dumaan ako sa mga ganong proseso. Habang nangingilid ang luha sa mga mata, ay pilit pa rin tinataga ni Rita ang sarili at palaban na sinita ang live audience na nanglalait sa kanya. May mga netizens na nanood ng TikTok live selling ni Rita Gaviola na tila pumunta lamang doon para kutyain at hamakin si Rita sa ginagawa niyang pagtitinda ng mga beauty products dahil sa halip na suportahan ay malulupit na salita at pawang panlalait ang ibinato nila tungo kay Rita. Kaya naman si Rita ay hindi na napigilan ang sarili at nakapagsalita na rin direkta sa mga nangungutya sa kanya. Si Rita Gaviola na mas kilala sa bansag na Badyaw Girl ay nag-viral nang makunan siya ng litrato habang namamalimos bitbit ang kanyang kapatid sa Pahiyas Festival noong 2016 kung saan siya ay 13 years old pa lamang. Pambihira daw kasi ang ganda ni Rita na di karaniwang nakikita sa mga namamalimos sa kalsada kaya siya kinuna ng larawan at iyon naman ay mabilis na kumalat sa social media. Marami ang humanga sa ganda ni Rita. Ang iba naman ay iminungkahi na pang beauty queen ang taglay niyang height at ganda. Dahil sa instant trending si Rita noon, ay marami ang nagka-interest na mag-manage sa kanya upang pasikatin siya. Pumasok si Rita sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 kung saan binansagan siyang Badyaw Girl of Lucena. Sumali rin siya sa segment na Sexy Babe ng It's Showtime. Pagsapit ng August 2022 ay ibinahagi ni Rita sa publiko na nagsilang siya sa isang baby girl na unang anak nila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Samantala, nitong nakaraang May 2023 ay proud naman na ibinahagi ni Rita na nakapagtapos na siya ng senior high school. Ipinakita niya ang kanyang larawan kung saan nakasuot siya ng toga kasama ang kanyang partner na si Jeric at kanilang anak na si Kia. Ani Rita sa caption noon, "Kayo yung dahilan kung bakit ginagalingan ko sa lahat ng bagay." Para maitaguyod ang pamumuhay ay nagdesisyon si Rita na pasukin na rin ang mundo ng live selling. Pero sa halip na bumili ng kanyang mga produkto ang live audience, ay pinagtawanan pa siya ng mga ito, minaliit at sinabihang bumalik na lamang sa pamamalimos sa kalsada gaya ng dati niyang ginagawa para magkaroon ng pera. Dinamdam ni Rita ang mga salitang iyon ng netizens at sinagot ang mga ito habang nangingilid ang luha sa mga mata. Sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko? Ha? Alam niyo yung pinagdadaanan ko? Sinasabi ko sa inyo, lait-laitin niyo ako ng pagiging badyaw, proud ako. Ipinagtanggol naman si Rita ng marami sa kanyang live audience at pinayuhang huwag na lang niyang pansinin ang mga nanglalait sa kanya. Huwag kayong judgmental, may sakit siya habang nag-work, syempre nakakapagod yun. Pagaling po kayo, huwag niyo po silang pansinin. Bakit binabash? May work naman sila sa BGC at nagla-live selling. Nagsusumikap si Rita, huwag niyo naman i-bash. Awang-awa ako kagabi sa kanya, grabe yung mga comment. Akala mo di nakakaranas ng hirap sa buhay. Basta na lang makapanghusga ng kapwa, si Lord na bahala. Si Rita ay may 7 kapatid at siya ang breadwinner ng pamilya. Kaya naman pinipilit niyang maging malakas at magpakatatag para sa pamilyang umaasa sa kanya. Ayon naman sa ilang komento, nag-a-attitude daw kasi si Rita habang nagbebenta. Kaya siya nasasabihang mamalimos na lang sa kalsada kesa mag-live selling. Huwag ka na mag-sale. Need niya ng sales pero attitude sa customer. Feeling sikat, maarte ka kasi. Di ka aasenso, may attitude. Huwag ka na magbenta te, pahinga ka na lang, masama pala pakiramdam mo eh. Di umalis ka na dyan kung may problema ka. Ikinihit naman ni Badyaw Girl o ni Rita na kaya umano di umaangat ang Pilipinas dahil maraming Pinoy ay may crab mentality. Sasabihin niyo babalik ako sa pamamalimos dahil badyaw naman talaga ako? Ha? Badyaw naman talaga ako? Hindi ako nahihiya na naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Sabi ko sa inyo.